Silanggam at City Paklong. Maganda ang panahon, mainit ang sikat ng araw. Maaga pa lamang ay gising na Silanggam. Nagluto siya at kumain. Pagkatapos, lumakad na siya. Gaya ng dati, naghanap siya ng pagkain. Isang butil ng bigas ang nakita niya. Pinasa niya ito at dinala sa kanyang bahay. Nakita siya ni Tipaklong. Maganda ang umaga, kaibigang Langgam. Bati ni Tipaklong. Kaibigat ng iyong dala. Bakit ba wala ka nang ginawa kundi maghanap at mag-ipon ng pagkain? Oo nga, nag-ipon ako ng pagkain habang magandang panahon, sagot ni Langgam. Tumulad ka sa akin, kaibigang Langgam, wika ni Tipaklong. Habang maganda ang panahon, tayo ay magsaya. Halika, tayo ay lumukso, tayo ay kumanta. Ikaw na lang, kaibigang Tipaklong, sagot ni Langgam. Gaya ng sinabi ko sa iyo, habang maganda ang panahon, ako ay maghahanap ng pagkain. Ito'y aking iipunin para ako ay makain pag sumama ang panahon. Lumipas ang mga araw, dumating na ang tag-ulan. Ulan sa umaga, ulan sa hapon at sa gabi ay umuulan pa rin. At dumating ang panahong kumidlat, kumukulog at lumalakas ang hangin kasabay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ginaw na ginaw at gutom na gutom ang kawawang Tipaklong. Naalala nilang puntahan ang kaibigang Silanggam. Paglipas ng bagyo, pinilit ni Tipaklong na marating ang bahay ni Langgam. Bahagya na siyang makalukso. Wala nang dating sigla ng masayahing si Tipaklong. Bumukas ang pinto. Aba, ang aking kaibigan, wika ni Langgam. Tuloy ka, halika at maupo. Binigyan ni Langgam ng puyong damit si Tipaklong. Saka mabilis na naganda siya ng pagkain. Ilan pang sandali at magkasalong kumain ng mainit na pagkain ang magkaibigan. Salamat, kaibigang Langgam, wika ni Tipaklong. Ngayon, ako naniniwala sa iyo. Kailangan nga palang mag-ipon habang maganda ang panahon at nang may makain pagdating ng tagutom. Mula noon, nagbago si Tipaklong. Pagdating ng tag-init at habang maganda ang panahon, ay kasama na siya ng kanyang kaibigan Silanggam. Natuto siyang gumawa at natuto siyang mag-impok. Aral, ugaliing mag-impok upang kapag may pangangailang dumating ay may maidudukot. Pangalawa, hindi masama ang magsaya paminsan-minsan. Ngunit palaging pakatandaan na hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan mo itong gawin. Magbanat ka ng buto at paghandaan mo ang hinaharap. Pangatlo, maging masipag. Huwag tatamad-tamad. Mas mabuti sa tao ang nagtatrabaho kaysa tumambay at maging pasanin sa iba.